Huli kam ang pagsemplang ng motorsiklong yan sa kayang tatlong lalaki sa Ligabda Street sa Sampaloc, Maynila. Hindi nakita sa CCTV ang isa pang motorsiklong may isang angkas na sumemplang din. Lumalabas na ang ikalawang motorsiklo, nag-overtake sa isang taxi, kaya napadikit sa kasalubong na motorsiklo. Pero hindi napansin ng mga kasalubong na motorsiklo ang nangyari. Bumangga ho ba sa inyo? Wala. Nakainom ho ba kayong tatlo? Opo, aminado na kami doon. Totoo yan. Sugatan ng lima, pero mas mapalad pa kung tutuusin. Sa San Pablo City, Laguna kasi, tatlong sakay ng motorsiklo ang patay matapos sumalpok sa isang bus kaninang alas 6 ng umaga. Base sa investigasyon, gumawa ang motor dahil madulas ang daan, dulot ng pag-uulan. Napunta ito sa kabilang linya kaya nasalpok ng bus. Sa Zamboanga City naman, isang babaeng angkas ng motor ang nahulog nang malubak sa buta sa kalsada. Nagulungan siya ng kasunod na truck kaya nasawi. Habang sa Dumaguete City, nagpasirko-sirko ang isang motorsiklo patapos mawala ng kontrol ang rider. Tumama pala sa tambak ng lupa sa kalsadang ginagawa. Patay ang rider na si Apolonio Golo Jr. Walang mapapansing warning device sa kalsada nang maaksidente ang binata. Pinapanood namin ang aksidente sa Traffic Management Division ng DPWH. Talagang mangyayari ang accident. Bakit? Yung roads not well lit. Wala talagang ilaw doon sa area. And then, yung uneven road without having any barrier to protect yung motorist. Sa aming pag-iikot sa Maynila, napuna naman na ang ilang proyekto sa kalsada ng DPWH walang warning signs at kulang sa harang. Ano nangyayari lagi? Yung mga, siyempre, sumasalpok. Ah, ganun? Minsan yung mga naka-motor, din masyadong makita yung mga dinadaan yung mga bato. May warning signs naman ng construction sa Ayala Boulevard, pero gawa sa tarpaulin at hindi reflectorized ang material. Sabi ng DPWH, sasabihan nila ang implementing agencies para makagawa ng kapulang aksyon. Sa ibang lugar, di kulang ang mga hakbang para iwas disgrasya. Sa Bataan nga, bawal na ang mga motorsiklo at tricycle sa gitna ng lane ng Roman Expressway. Pero may mga panuntunan man, baliwala kung may mga pasaway sa lansangan gaya ng tricycle driver na yan na beating the red light. Ang panawagan namin sa mga motorista, kami na mismo ang mag-ingat. At ang number one factor talaga ng aksidente, speed. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi.